What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel and for our today's videos, may good news nga po ako para sa ating mga Pasig City Scholars dahil ang Paymaya ay nag-release na nga po ng allowance para sa mga current scholars simula po September 15, 2020. Yes, tama nga po ang narinig nyo. Simula nga po bukas ay magre-release na po ang Paymaya ng allowance para sa ating mga current scholars. At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Hi sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Anyway, para naman po sa ating applications at renewal, the system is live again. The storage has been upgraded to 200 gigabytes. According to our IT, this is more than enough so that it won't crash again. At para naman po sa mga new applications, pumunta lamang po kayo sa bit.ly/Pasig Scholarship Application. At sa mga magre-renew naman po ng kanila mga scholarship, ay pumunta lamang po kayo sa bit.ly/Pasig Scholarship Renewal. At narito naman po ang application process for Pasig City Scholarship Program for school year 2020 to 2021. For online application, the application form must be accessed through these links. Ayan nga po, sinabi nga po natin kanina sa mga bago pa lang po na mag-a-apply ng kanilang mga scholarship program, ay pumunta lamang po kayo sa bit.ly/Pasig City Scholarship Application. Or para naman po sa mga magre-renew, ay pumunta lamang po kayo sa bit.ly/Pasig Scholarship Renewal. Upon completion of the online application, you will get a confirmation email from noreplypasigcity.gov.ph with an attached PDF file of your accomplished form. Print the PDF file and submit it to the Dropbox located in your school within 30 days after your online submission. And for more question or clarification, you may send an email to Pasig Scholarship Office at pasigcity.gov.ph. Again, para po sa inyong mga questions or clarifications, you may send an email to scholarshipoffice@pasigcity.gov.ph. And narito naman po ang inyong mga katanungan ukol sa proseso sa application para sa Pasig City Scholarship Program. Babasahin ko nga po sa inyo, i-explain ko din po isa-isa ng mas malinaw para po mas maunawaan po ng ating mga Pasigenyo dyan. Kasi marami na nga po ang nagme-message sa akin through my vlog. Actually, dito sa vlog ko, may nagme-message din po dito. May nagme-message din po sa aking Facebook account. At sa aking Facebook page, may nagme-message po. So, ngayon, babasahin po natin ang inyong mga katanungan at sasagutin nga po natin yung isa-isa. At ito na nga po yun. Ang tanong, saan pwedeng ihulog ang application form at requirements? Ang sagot, maaaring ipasa ang application form kasama ng requirements sa pinakamalapit na Dropbox sa inyo. Ang mga Dropbox ay matatagpuan sa mga public elementary schools at high schools sa Pasig o kaya naman sa Pasig City Scholars Office. So ayan, ang mga requirements po na ipapasa ninyo ay ihulog nyo po sa pinakamalapit na Pasig Elementary School o sa kung anuman pong elementary school na malapit po kung saan po kayo nakatira o kung meron man pong high school doon. Ipapasa nyo po yun, pero kung hindi naman po kayo makakapunta doon sa schools na yun, ay pwede naman po kayong pumunta sa Pasig City Scholars Office at doon nyo po ihuhulog sa Dropbox ang inyong mga requirements. Ang tanong ulit, saan pwedeng mag-fill out ng online application form? Ang sagot, ma-access ang online application form sa mga link na ito para sa renewal application. Pumunta lamang po kayo sa bit.ly/Pasig Scholars Application. Para naman po sa mga magre-renew ng kanilang scholarship program, ay pumunta lamang po kayo sa bit.ly/Pasig Scholarship Renewal. Okay, ang tanong ulit, nag-online application na ako, bakit kailangan pang magpasa ng hard copy sa Dropbox? Ang sagot, nagkaroon ng option na online application para mas mapabilis ang pagsasala ng mga applications lalo na ngayon na may pandemic. Mayroong 30 days ang mga aplikante para magpasa ng printed copy ng kanilang PDF file at ng
ang mga requirements sa Dropbox matapos makapagpasa online? Kailangan ito ng PCS office o ng Pasig City Scholars Office para sa pagproseso at bilang parte na rin ng verification process. Syempre, para mas mapatunayan talaga natin na kayo po talaga yung nagpasa ng mga requirements na yon, para mas mapabilis na rin ang proseso at hindi na rin mas maging matagal po para sa inyong pag-apply ng inyong scholarship program. Ang tanong ulit, nakapagpasa na ako sa online application pero hindi pa ako nakakatanggap ng PDF. Ano ang dapat kong gawin? Ang sagot po diyan, dapat ay sa loob ng 2 minuto pagkapasa ng application form, makakatanggap na ng PDF file. Maaring i-check ang spam folder or i-search ang no reply at pasigcity.gov.ph sa inyong email, o di kaya naman siguraduhin na tama ang inyong mai-input na email address sa form, dahil dito ipapadala ang PDF. So make sure po na tama po ang email address na ilalagay niyo po sa form na inyong pipilapan. Kung wala pa kayong natatanggap na PDF file, ay maaaring mag-email sa scholarship office at pasigcity.gov para makapag-request ng copy na may subject. So halimbawa, request for PDF underscore apelido. So halimbawa po ganito yon, magre-request po kayo dahil hindi pa nga po kayo nakatanggap ng PDF sa inyong email. So pwede nga po kayong mag-email sa scholarship office at pasigcity.gov.ph, at ito po ang gagawin ninyo, request for PDF underscore De La Cruz or underscore kung ano po yung apelido ninyo. Anati na katanungan, hindi ko ma-access ang online application form. Ayon dito ay hindi na tumatanggap ng online response. Ano ang aking gagawin? Ang sagot po, sa kasalukuyan ay maraming sabay-sabay na nag-a-access ng form. Kung kaya naman ay mabilis na napupuno ang ating system, ngunit regular naman na minamigrate ng application forms ang team para makapag-free up ng storage, kaya nagbubukas naman agad muli ang online application. Mangyari lamang na maitry ang na-i-access na muli ang link sa ibang oras. Okay, dahil open for all nga po itong application for our Pasig City Scholars, so malamang sa malamang, sabay-sabay po kayo na pumapasok sa system. So merong mga hindi natin alam, sa baka sa mga 8 o'clock, maraming mga nag-online dyan, 8, 9, 10, mga umaga. So, intayin nyo lamang po siguro sa mga siesta time, yung mga 12 noon o kaya mga alas 3 ng hapon, mga ganun. Humanap na lang po kayo ng inyong spare time kung kailan po kayo mag-online para sa application or sa renewal. Kasi minsan pag sabay-sabay kayong pumapasok dun sa system, kaya siya nagka-crash. So ayun nga po, diba, inaayos din naman po ng team ang system para mas makapasok po kayo agad doon sa site na inyo pong pinupuntahan. Okay, ang tanong ulit, saan pwedeng i-download ang application form? Ang sagot, ma-access ang downloadable application form sa mga sumusunod na link. So ito na nga po ulit, para po sa mga new applicants, pumunta lamang po kayo sa bit.ly/pasigscholarshipapplicationdownload. And para sa naman po sa mga mag-re-renew ng inyong mga scholarship, ay pumunta po kayo sa bit.ly/pasigscholarshipRenewalDownload. Okay, o kaya naman, pagkatapos ay i-print ang application form, sagutan at ihanda ang mga requirements, ilakip ito sa short brown envelope, labelan nyo po ito ng inyong pangalan, lagi nyo pong tatandaan na check the label, kahit sa relasyon yan, dapat lagi may label. At ilagay nyo rin po ang inyong school na pinapasukan at barangay. Ihulog ito sa pinakamalapit na Dropbox na matatagpuan po sa inyo. Okay, ang tanong po ulit, wala po akong scholar ID number. Ano ang pwede kong ilagay sa form? So magandang katanungan yan. At ito naman po ang sagot. Kung walang scholar ID number, ay maaaring gamitin ang learner reference number or ang LRN number ng elementary ata at high school. Para sa elementary at high school nga po yun. O student number para sa mga college students naman, pwede rin naman na lagpasan na lamang ang form na ito. So, naiintindihan niyo po yun na kung wala pa po kayong scholar ID number, so pwede niyo pong gamitin ang inyong LRN number
sa elementary at high school, at kung college naman po kayo, ay pwede nyo rin naman pong gamitin ang inyong student number. So, naiintindihan po. Another katanungan po ulit, kailan ang deadline para sa application at renewal? Ang sagot, September 21 ang deadline ng application. Pero kung kaya naman na mag-apply na at ma-comply ang requirements, huwag na po nating hintayin ang deadline bago magpasa. So ayun nga po, ang deadline po ng application ng pagpapasa ay sa September 21. Pero ang sabi nga naman nga, di ba, kung kaya namang mag-comply na nga po kayo, ay mag-comply na nga po kayo. Sabi nga ni Kim Chu, dapat mag-comply kayo para makalabas na nga po kayo. Okay, huwag nyo na po entayin yung deadline kasi actually sakit nating mga Pilipino yan eh. Kung kailang malapit na ang deadline, saka pa lang tayo gumagawa. Kaya naman, hanggat maaga, ay mag-comply na po kayo ng inyong mga requirements para po mas mapabilis po ma-process ang inyong mga requirements sa pag-a-apply ng scholarship program dito po sa Pasig City at kung kayo nga po ay mag-renew. Okay, ang tanong ulit, pwede bang mag-apply ang mga pumapasok sa private school? So, ang sagot po dyan, tumatanggap ng scholars mula sa private school, nagkaroon ng karagdagang alokasyon para sa Pasig City Scholarship Program para makatulong sa mga naka-enroll sa private school ngayong may pandemya at maiwasan din ang pagdagsa ng enrollment sa public schools. Kasi nga, dahil meron nga po tayong pandemya ngayon, so maraming mga nanggaling po sa private school na lumipat po sa public schools. So sobrang nakakrowded na naman po ngayon ang public schools. Kaya nag-open po ang Pasig City Scholars at tumatanggap po tayo ng mga nanggaling sa private school para hindi, kung gusto nga rin nila na doon pa rin sila mag-aral sa schools na pinag-aaralan nila, eh pwede po sila mag-apply ng scholarship program dito po sa Pasig City at ma-retain po sila doon sa school na pinag-aaralan nila. At hindi nga rin po dagsain ang public schools ngayon sa pag-i-enroll. Okay, gets niyo po yan? Another tanong, kung ako ay returning, saan ako dapat magpasa? Renewal ba o new application? Lagi niyo pong tandaan na lahat ng returnees ay automatically doon po kayo papasok sa new applicants. Next na tanong, ano ang tinatanggap na average para makapasok sa scholarship? Tandaan niyo po, para sa mga elementary hanggang high school, dapat ay may 85 na average po ang aplikante. At para naman po sa mga college, ay 2.25 po ang average ng inyong mga grado. Another na tanong, sino ang qualified para sa scholarship? Ang sagot po, para mga nasa grade 4 hanggang kolehiyo na nagkamit ng required grade ang maaaring mag-apply ng scholarship. Ngayong panahon ng pandemya ay nagbigay tayo ng special consideration para sa mga nasa private school na nahinahayaang mag-apply mula kinder hanggang kolehiyo. Ngunit applicable lamang ito ngayong may COVID-19. Para sa mga aplikante na mula sa private school na nasa kinder hanggang grade 3 ay hindi kailangan ang essay bilang requirement. Ang tanong ulit, pwede na bang magpasa ng application ang chip-in scholars? Ang sagot, pagkakaroon ng hiwalay na announcement para sa chip-in scholars. Sa ngayon, ang pinoproseso pa lamang ay ang mga new applicants at renewal. Ngunit, kung ang grado naman ng chip-in scholars ay pasok na para sa regular na scholarship, maaari na siyang mag-apply bilang new applicant. So ulitin po natin, kung ang grado po ng chip-in scholars ay pasok na para sa regular scholarship, ay maaari naman po siyang mag-apply bilang new applicant. Okay, next. Para sa katanungan po ulit, kanino dapat nakapangalan ang barangay certificate? Ang sagot, kailangan na sa mag-aaral nakapangalan ang barangay certificate. Sa ngayon ay may restriction sa paglabas ng bata, ay maaari namang ang magulang ang kumuha para sa mga anak. Kailangan din na ang nakalagay sa certificate kung gaano nakatagal nakatira sa Pasig ang mag-aaral. So dahil bawal nga po lumabas ang mga kabataan ngayon, maaari nga po ang inyong mga magulang ang kumuha ng barangay clearance ng inyong mga ninyo. Pwede pong kumuha kung sino man sa inyong mga kapamilya at kailangan pong nakalakip doon kung ilang taon na nga po nakatira kayo dito po sa Pasig City para mag-grant din po ang inyong scholarship na ina-applyan. Okay, ang tanong ulit, ano ang may turing na proof of income ng mga magulang? Ang sagot,
certificate of employment na may kasamang compensation. Pero kung hindi regular ang employment, lalo na ngayong may pandemya, ay maaaring magpasa ng joint affidavit ng mga magulang kung saan naka-declare ang pinagkakakitaan ng mga ito at magkano kada buwan ang tinatanggap nila. Maaaring kumuha nito sa PAW ng libre. So dahil medyo hindi nga po stable ang ating trabaho ngayong panahon ng pandemya, so pwede nga po kayong kumuha ng joint affidavit ng mga magulang kung saan nagde-declare ng pinagkakakitaan ng mga ito at kung magkano nga po kada buwan ang tinatanggap nila. So pumunta lang po kayo sa PAW office at ibibigay po ito ng libre. Okay, ang tanong po ulit, paano kung wala pang school ID o hindi na ibalik noong namigay ng food coupon? Ang sagot po ay maaari kayong magpasa ng lumang school ID o anumang proof of identity ng inyong mag-aaral na anak. Ang tanong po ulit, ano ang maituturing na proof of employment na pwedeng ipasa para sa application? Ang sagot, enrollment letter mula sa school, certification of enrollment mula sa school, official receipt noong nag-enroll, certificate of early registration, class assignment list, at kahit na anong katibayan na enrolled ang mag-aaral. Uulitin po natin, ang kailangan lamang po na ipasa na proof of enrollment para sa application form ay ang enrollment letter mula po sa school, certification of enrollment mula po sa school, o di kaya naman official receipt noong nag-e-enroll, o di kaya naman certificate of early registration, o di kaya naman class assignment list, o kaya naman kahit anong katibayan na enrolled ang mag-aaral. Okay? Another na tanong po ulit, pwede po ba na screenshot muna ng grades ang ipasa? Wow, screenshots. Oh, another na magandang tanong yun ha. At ito na nga po ang kasagutan. Sa ngayon ay pinapayagan ito, ngunit kailangan na magpasa pa rin ng hard copy ng certified true copy mula sa inyong paaralan. Nire-require ito para may paraan din ang PCS na ma-verify. So kung mag-screenshots kayo ng grades ninyo at isesend nyo po dun sa email, pinapayagan po yun. Pero hindi rin naman po magtatagal at kailangan nyo pa rin po magpasa ng hard copy sa Pasig City Scholar's Office. Okay, gets nyo po yan ha? Para ma-verify din naman po kayo na totoo naman din yung pinasa nyo mga requirements. So another na tanong, bakit kasama ang Certificate of Voter's Registration sa requirements? Ito po ang pinakamahalagang sagot diyan. Ang pagpaparehistro at pagboto ay kasama sa ating civil duty bilang Pilipino. Kaya naman, kung ang scholar ay 18 anyos na pataas, ay hinihikayat ang pagrehistro para sa pagboto. Minimum requirements para sa scholarship application ang proof of residency, barangay certification, grade, report card, at proof of enrollment. Kaya naman pwedeng to follow lamang ang certification of voter registration para sa mga scholars na nasa voting age na. Para naman sa mga wala pang 18 anyos ay hindi naman po ito required ang pagpasa ng Certificate of Voter Registration ng mga magulang na lamang po ang kailangan ninyo. Okay, sana ay naunawaan nyo nga po ang aking pag-explain dit kung paano nga po ang pagpasa ng requirements application po sa Pasig City Scholars at nawa ay naunawaan nyo rin po ang lahat ng aking mga sinabi dito. Muli, kayo po ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!